professional award winner at mahuhusay na aktor. Kumusta kayo sa eksenang yun? Ayos naman po. The usual yan, troll lines, yan yung ginagawa namin bago yung eksena. And wala eh, ginagawa lang namin eh. Kung ano yung nararamdaman namin, ayun na yung ginagawa namin. And lumalabas ng maganda siya, nagiging natural. Opo, ayun. Sabi ko, ano, parang sobrang, in contrast po dun sa una namin ginawa ni Direk Joel, yung lihis. Ito, very smooth sailing, like very, di ba pagdating sa eksena to, talagang hindi na kami nag, alam mo yung wala nang buwelo, ginawa na lang natin, and then ang ganda lumabas. Tapos, wala kasing reluctance si Sean. As in, yun din po yung sinabi ko nung unang story con natin. I see so much potential at talagang tumatangkilig ako kay Sean. He's made a fan out of me after this movie. Kasi talaga naman, napaka-professional for an actor who just started, tapos ganito kahirap yung mga eksena. I don't know a lot of people who can do that right away. Or kahit nga ako eh, kung first year ko ng showbiz, tapos ganyan agad yung project. It's so commendable. Kaya ako talaga, it's an honor to have worked with you, Sean. Talaga, I hope to work with you again. Talaga. So, kasi it was a breeze. Sa totoo lang. Everything that the direct Joel Lamangan said is, pero smooth sailing, I would say. Kay direct naman. Direct, nasabi naman kanina ni Jake, nung gagawin niya ang movie na ito, kumbaga may mga pinagdadaanan siya. Nakita mo, naramdaman mo ba yun? O mas umiral talaga nakita mo yung professionalism? Hindi naging hadlang? O nakatulong ba na may mga hugot nga siya noong mga panahon na iyon? Kung may pinagdadaanan man siya, nakatulong yun. Dahil maganda ang interpretasyon ni Jake sa role na ginawa niya. Maganda. Kung ano man yung pergugutan niya, ay wala naman ako pakialam doon. Kung ano man yun. Ang pakialam ko ay ang magiging outcome sa nakikita ko. Nakita ko maganda ang nangyari. Talagay ko, nakatulong ang pinagkagugutan niya. Kay Jake na lang, reaction doon. Ginamit mo nga ba yung mga kumbaga hugot mo ng mga panahon yun para doon sa... Responsibilidad ko po yung bilang artista na gamitin yun. Kasi kung hindi ko siya gagamitin, sayang na. Kasi sa totoo lang parang, alam niyo po parang ano eh, yung po saving grace pag isa kang aktor, na pagka may nangyayaring masama sa buhay mo, minsan yun yung kahit gano'ng kaka-depressed, kahit gano'ng kasama ang sitwasyon, and believe me na, nakarating na rin ako sa masamang sitwasyon, alam niyo naman po yun. Pero yung saving grace ko po lagi, kahit gano'ng kasama ako, kahit saan man ako napadpad, gano'ng kasama ang sitwasyon, sinasabi ko sa sarili ko, gagamitin ko to. At yun yung, for me to be personal, to be very honest, that's what saves me from, you know, from mental health problems, or from a depression, or from anxiety. It's my craft. My acting. Thank you. Yan na si Gorky. Kay director lang po muna, kasi ang ganda-ganda na sinabi ni Dimples kanina tungkol sa movie. And I hope na panood ni Dimples yung mga past film, MMFF films mo, dahil sunod-sunod itong ginawa mo, direct, na may halos ganitong tema. Pagmamahalan ng dalawang bading na matanda sa rainbow sunset, at sumunod naman, medyo hindi na gaano katandaan. Hindi ka masyado, kaya gaano kabataan pala na relasyon ni Philip Salvador, Michael De Mesa with Nora Honor sa isa pang bahaghari. Ito, medyo bumakits na, Jake Cuenca and Sean de Guzman. Susunod ko sang goal. Oo, yun na nga susunod ko sabihin, direct, sabi ko. Susunod kayo mga mixed quaderno na, o mga ano, baka mga ano na, mga batang bading na, alam. Kasi halos ganun yung tema, yung mga pang film fest entries mo, direct. Pero hindi po doon yung aking tanong, direct. Kasi yung, tuwing halos lahat na MMFF na madalas na nasasangkot sa mga issues, sa intriga, kayo po, yung mga pelikula nyo. Ito na naman ang R18 issue ng... Kasi may mga ilang producers ako nakausap kahapon na nag-worry din sila for this film kasi nga walang SM theaters. So pwede kayang pang film fest yan kasi pili lang yung mga sinehan ng palalabasan. Hindi ba sila mag-a-adjust ng mga eksena at ipapareview ulit sa MTRCB to get the R16 rating?
Pero ang sabi nila hindi yata pwede since kapag na-submit na sa MMFF, Exitcom, kapag kick-lock na siya na na-submit doon, hindi na yata pwede baguhin. I don't know kung may ganong konsiderasyon. Pero sa mga pinagdaanan niyo ho sa Film Fest at ito na naman yung bagong issue hinarap mo, ano yung mga natutunan mo pa o mga napagtanto mo o mga nirealize mo with your experiences sa bawat MMFF direct? Habang ako ay may lakas pa, habang ako ay meron pang mata sa isang magandang istorya, ipiliin ko at pipiliin ko ang mga istoryang hindi pa na ipapalabas sa tinihan, na hindi pa nakikita ng maraming tao. Maraming istorya ang kinakalimutan. Maraming istorya ang hindi nabibigyan ng forces upang mapakita. Marami sa paligid natin yan. Hindi lamang dapat istorya ng kabaitan, istorya ng maliit ng tamang pagmamahalan, kagaya ng mga bakla. Hindi lang naman dapat mabubuting bakla ang makikita. May istorya ng baklang kidnapper, baklang rapist, baklang murderer, baklang hindi nagbabayad ng tax. Itatake mo pa rin yun? May bala ka bang gawin yun? Bakit hindi? Or baklang ng utang, di ba? Sa hacker. Oo, mga hacker na bakla. Bakit hindi natin ipakita ang istorya yan kung para kapulutan ng aral? Bakit natin kalilimutan? Ang buhay ay hindi romanticism. Ang buhay ay yung totoong nangyayari, hindi nakitatakip ng katotohanan. Pakita natin yan. Kasi, paano nila mauunawaan ang mga nangyayari sa kapaligiran kung hindi natin ipapakita ang mga tinatagong kasaysayan? Bakit itatago? Ipakita para kapulutan ng aral para hindi mangyari uli ang karanasan yan. Pero, balay mo direct na hindi mo siguro mag-isip mo na baka blessing in disguise nito dahil dadagsaan na lang sila dun sa SM Cinemas yung mga vice ganda, yung mga iba pa siguro mga wholesome at mga ano na pelikula. Eto, dito na lang kayo muna sa tabi-tabi ng mga ilang mga sinihan pero doon na manonood yung mga matured audience. Yung gusto makapanood ng kakaibang kasaysayan, kakaibang istorya. Doon sa kabila, gusto makapanood yung mga naulit-ulit ng kasaysayan, na nasabi ng kasaysayan, na napanood ng conflict. Ito, manonood sila dahil gusto lang makapanood ng kakaiba namang kasaysayan ng buhay. Actually, kasaysayan din to, this is a family story. Kaya lang, this is not the romantic family. No, it's not. Because iba ang karanasan ng pamilya na ito na hindi nararanasan ang iba pang normal na pamilya. Yun ang gusto kong ipakita. Okay na po talaga. Pero ganda. Thank you po. Kay Dimpos at saka kay Jake naman. First, I know first nyo itong makatrabaho, yung mga bagong producers, 360 mentor. Pati yung mga co-stars na si Sean, si Tiffany, pati yung writer na si Quinn. Kumusta naman at ano yung mga may natutunan din kayo sa kanila? At nakaka-inspire din yung working with other producers, yung mga ganon, yung mga iba pang mga personalidad na mga bago dito sa ating industriya. Yan, nakakatuwa nga po na marami pong mga production. Diba na maraming mga bagong production, ibig sabihin madaming bagong pelikula, maraming nagpo-produce ng pelikula. So, ako po ang experience ko sa 360, magandang experience ko. Sana po, nag-uusap na kami na kailan natin uulitin to, diba? Pero sa akin po, maaalala ko po ang my father, myself, as a very, very, as a very passionate, very, iconic. No, very, very, maalala ko siya as a very, very passionate time ng pagkagawa namin. Like I said, tulad ng sabi ko po kanina, sabi ko, this is just four passionate actors and one brilliant director. That's what this movie is made of. Yun po. So, sana po, yun po, dun niya, sana po, supportahan niyo po sa darating na Pasko, diba, ang my father, myself po. Adi, boss. Ako po kasi, the way I see it, no, the arts kasi tayo yung pinakatinamaan talaga.
kasama po tayong lahat doon nung nagpandemya, 'di ba? Tayo yung hindi pwedeng gumalaw kasi sanay tayong gumalaw ng madami bago ka makabuo ng isang pelikula, napakaraming gumagalaw ng mga moving parts, no? And so, ngayon pong na, medyo lumuluwag-luwag na tayo, ang naiisip ko palagi, sana tayong mga medyo matagal nang nasa industriya will open our hearts and minds to be working with the new producers. Also, kasi ako naman, sanay naman po ako to work with my ano previous producers and I still love working with them. But since hindi pa po kami talaga nakakapagtrabaho ulit, why not give chance, no, to working with new producers as well to be more inclusive? To also make sure that, you know, we also highlight the fact that collaboration is key when it comes to the arts. Mm-hmm. Na hindi mo alam yung mga sorpresang magagandang ipanganganak dahil inilaan mo yung talento mo at pinagsama mo sa talento nila. And don't we all just want to agree that, you know, whenever we have producers like sina Mama Len and sa, with our new producers as well, no? And working with Tiffany and with Sean, itong pagsasanip puwersa ng mga veterano, mga veterano sa mga up and coming ay nagbubukas po ng maraming pinto, hindi lamang para sa amin. Kasi kaming mga artista, tanggapin po natin kahit papano ay okay naman po tayo sa pandemya. Pero paano yung mga kuya, tatay natin, ate, behind the camera, if we do not allow ourselves to go out there and work with new producers, paano naman sila makakapagtrabaho, di ba? Mm. So I feel like sometimes we have to go out of the box, not for ourselves, but for the people who count on us to be accepting roles outside of the norm. Because if we do that, little by little, we are actually looking out for the bigger picture at mas marami pong mga kasamahan natin sa industriyang ito ang magkakaroon ng benepisyo, lalo na para sa mga pamilya nila. We all know, ang dami ko pong mga kilala na mga gaffer, mga crew po natin, nagpunta na sila ng probinsya, kasi doon mas madali sa kanilang mabuhay. Pag dito sila sa syudad, pag wala pong trabaho, walang taping, pahirapan po tayo. So I think, yung maliit lang na konting sakripisyo na, okay, hindi natin sigurado, paano ba, mag-work ba to? Kasi bagong producers natin, bagong mga cast na magkakasama, pero ipagkakatiwala mo ang buhay mo sa mga taong pareho ang gustong puntahan. Ano bang gusto natin? Magkatrabaho ang madami. Makapagpalabas tayo ng kwento na maaaring magbigay aral sa iba. Para sa akin, sometimes you have to go out of your comfort zone, not for yourself, but for other people as well. So I hope dahil umuo kami dito direct at nagawa natin itong magandang pelikulang ito, marami pa pong mga kagaya nila Mami Len ang mai-inspire mag-produce pa po ng madami. Dahil pag nangyari yon, mas marami po sa mga ate, kuya namin na nagtatrabaho behind the camera ang magkakaroon ng tuloy-tuloy na trabaho. At para sa akin, yun ang pinaka-importante sa lahat, lalo ngayon sa industry ng Philippine cinema and also at the same time, television. In the production industry, more importantly, we say yes to more jobs as actors, as creatives, as producers, we open more doors for our ano, mga kapamilya, mga kapatid, mga kapuso to have more jobs as well. Sa akin yun. Thank you din, boss. Last na lang, may follow-up na ako kay Jay. Kanina kasi, pinag-usapan namin ni Ian Farinas dito. Kita ka namin din sa widescreen. Lalo kang gumwapo. Parang gwapo-gwapo mo ngayon. Ang ganda ng pagkapayat mo na hindi tuyo, kundi ang ganda-ganda ng skin mo at lalo kang gumwapo. Pero parang, I don't know kung tama lang yung impression namin, pero parang napaka-emotional mo lang lately. Kanina pinuri ka, medyo naiyak ka. Kinuwento mo na napasok sa MMFF yung pelikula, naiyak ka. Itong mga nakaraang buwan o taon, itong pandemic, ilang beses ka na bang umiyak at paano mo nalagpasan itong mga pag-iyak mo at saan ka kumapit para malagpasan mo ito lahat? Wow! Dami nangyari nung pandemya. Oo nga, dami po talaga nangyari. Pero hindi ko na po iisa-isahin yun. Hindi ko naman kayo iimbitahin sa aking pity party. Sa aking pity party. Pero maraming beses po kasi hindi everything came to me as a surprise, pero sabi ko nga at the end of it, diba, nandito na ako ngayon,
I've made a deal with God na I accept life in all its terms and conditions. Kumbaga, anything that comes my way now, I'm ready. I'm not gonna give up. I'm not gonna give up on my dreams. I'm never gonna stop. And I'm gonna continue to move forwards. So for me, even though I cry, that doesn't mean I'm weak. Diba? But I'm an actor. This is why I get paid to cry. Diba? But for me, at the end of the day, yeah, sabi ko, after everything that I've been through, tanggap ko na ang buhay. Life is not perfect. Alam ko na po yun, diba? Obviously. Pero sa akin, tanggap ko ang buhay with all its conditions. I take life with the good and the bad. At saka, I'm gonna be grateful for the good times and the bad. Kasi ito yung natutunan ko eh, through this journey. Na talo ko lang naman talaga if you don't learn. Diba? Kung di ka natuto, that's really when you lose. Kung nagtuturo ka, pointing, diba, your finger to everyone else, at the end of the day, parang you have to take accountability eh. At tong past few months na to, really parang sabi ko, the only person that I really talk to, kasi napansin nyo naman, hindi po nagsalita. Diba? I never said anything, yung nangyari, yung insidente ko, and everything else. So, lahat yan, I kept it inside. And this movie allowed me to express it. Inalaw ako ng pelikula na to maglabas ng emosyon at hindi ako hinusgaan sa set. In-encourage ako ni Direk Joel ibigay. Of course, hindi ko kinakwento ang mga problema ko sa set, but everyone obviously knows na may pinagdadaanan ako. But everyone was very, very supportive with me in the set. And at the same time, sabi ko, like I said kanina, yun yung saving grace ko eh. Pag may masamang nangyayari sa buhay ko, sinasabi ko na lang na gagamitin ko to. Gagamitin ko to para sa art ko. Yun po. Pero,